Matapos manalasan ng bagyong Glenda, paglilinis at pagsasayos naman ang inatupag ng mga otoridad at mga naapektuhan. Muli rin nabuhay ang diwa ng bayanihan sa pamamahagi ng relief goods na idinaan sa GMA Kapuso Foundation. Live mula sa Malabon, sa CC Chino Gaston. Chino? Igan Pia, bagamat may mga kababayan pa rin tayong nasa mga evacuation centers dito sa Malabon City, karamihan sa kanila ay nagsiuwi na sa kanilang mga tahanan para muling simulan o simulan na ang pagbangon mula sa hagupit ng bagyong Glenda. Mula sa mahigit 2,400 inilikas, bumaba na ang bilang ng mga nananatili sa ilang evacuation center ngayong gabi. Ayusin pa po namin yung bahay namin na nasira po eh. Kaya po, naisipan na po namin na umuwi na po kami. Bukas pa raw makapagsasagawa ng assessment ng pinsala ng bagyo ang lokal na pamahalaan. Kaya lahat ng antas ng paaralan bukas sa Malabon, walang pasok. Pero nagsasagawa na raw ng road clearing operations itong hapon. Maging sa ibang lugar sa Metro Manila, nagsimula na ang pagbangon. Ang kanal tinanggalan ng bumarang basura na nagpabaharaw kanina. Kalahating drum din ang naipong dahon, papel at plastik. Sandamakmak din ang basurang nakuha sa Salapan Pumping Station sa San Juan na mas marami pa raw sa tubig. Pero kung perwisyo ang basura sa marami, biyaya naman ang dulot nito sa ilang taga E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Panay ang pangangalahig ng mga lalaking ito sa mga basurang palutang-lutang sa creek. Nag-declogging naman ang DPWH Araneta Avenue matapos bumaha. Manong-manong pinutol ang mga punong nakahambalan sa daan na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Ganito rin ang siste ng mga taga-barangay sa mga nabuwal na puno sa Jamboree Street. Muli namang nabuhay ang bayanihan sa gitna ng unos. Ilang pamilyang apektado ng bagyo sa barangay Pangkulasi na Botas ang hinatira ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation. May handog ding soup kitchen sa Pangkulasi Elementary School. Sinuong din ang Kapuso Foundation ng albay para mamahagi ng tulong doon. Paalala naman ang DTI sa mga may negosyo, kailangan pairalin ang price freeze sa mga lugar na may kalamidad. 60 days ang price freeze sa mga bilihin tulad ng dilatang isda, gatas, kape, mga gamit panlaba, kandila, tinapay, instant noodles at bottled water. 15 days naman para sa produktong LPG at kerosene. Igan Pia, bukas wala na namang pasok sa lahat na antas ng mga paaralan dito sa Malabon City dahil kailangan raw matiyak ng munisipyo na ligtas na makabalik ang mga estudyante sa mga school buildings matapos manalasa ang bagyo. At live mula rito sa Malabon City, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.